Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Monday's Vlog. Ito. At matindi itong magaman na ito. Hindi lang binigyan ang kanyang anak ng pera. Ay nang-aaway na. Itong dating Pangulo ng ating bansang Pilipinas, Duterte, Rodrigo Duterte, at siyempre itong kasalukuyan na Vice President ng ating Pilipinas, ay nagkikipag-away ho sila dahil hindi binigyan ng pera. Laman ang video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan nyo po ako, mga kaibigan. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez, he's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, inaano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung Vice President. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, Speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the Speaker is poised to be or to run for President. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceived lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas.
Yan, Leo. Tama. Kasi masakit sa amin, hindi ako masakit sa akin, itong mga ibang binabayaran vlogger, sasabing, Inday, patay gutom, magnanakaw. Sobra na yon. That's below the belt. And we know that you have been paid to do that. We will not take that sitting down. Kaya tama yung sinabi ng ating dating Pangulo. We need an audit of all the money that are being spent. Okay, alright. Nako po, iyan, matindi. Itong dating presidente, ha? Kung tawagin nila si Tatay Digong. Diyos mio, bakit mo di ginawa? Huli na ang lahat. Napakanta tuloy ako, di ba? Kung bagbabasihan po natin ang video na yan sa rolling ng video, ay maliwanag ho na siya ho ay inaaway nito eh. Di ba? Huwag mong awayin ang ating pamahalaan. Huwag mong awayin ang ika nga po ay kongreso. Ah. Wrong timing eh, di ba? Alaga nga. Kung hindi ho natin susuruin ang video na ito, at kung hindi po natin alam ang takbo ng ika nga po'y pinagdaanan bilang isang presidente noon nitong nagsasalita na ito, Rodrigo Duterte, ay maniniwala ho tayo dito, ay mabubudol tayo eh. Dahil maganda ang kanyang binitawan, mga kaibigan, di ba? Maganda. Sabi nga niya ay i-audit ang kongreso. At meron pa siyang ibang sinabing i-audit eh. Bata, pagtuunan po natin ang pansin, ito yung sinasabi niya na audit. Talaga nga matindi, di ba? May nalalamang audit eh. Huli na ang lahat, bakit hindi mo ginawa? Huli na ang lahat ang sinasabi mo na i-audit. Bakit mo lang ngayon sasabihin yung audit na yan, mga kaibigan, nitong dating Pangulo ng ating bansang Pilipinas na si Duterte, nang pinagpuputok ng butsi niya dahil pinagtatanggol niya ang kanyang anak dahil hindi binigyan ng pera na galing po sa buwis ng taong bayan. Pera ng taong bayan niyang buwis, ha? Ay nagalit po itong kanyang tatay, pinagtanggol ang anak dahil hindi binigyan ng budget confidential fund ang office of the vice president. Ang dahilan kung bakit hindi binigyan ng milyones na pera nung una binigyan ho ito ng budget, ba't hindi ho naipaliwanag kung saan nilagay ang pera? Hindi ho naipaliwanag ng mabuti na doon sa paliwanag niya ay may katotohanan. Nagpapaliwanag ho siya ay basta paliwanag. Ay pipwede ba naman yon? Na basta ipapaliwanag mo ng ganito. Diyos may yung milyones na pera. That's why naging ugat po yan ng hindi binigyan ngayon ng budget. Nako, talagang at hindi nyo binigyan ito, umiiyak tuloy. Kaya't nagkaroon ho ng pagtatanggol itong tatay naman na ang ginamit mong hong strategy ay audit ang kongreso. Dahil ito daw po ay mayroon ding hindi ginagawang maganda, kaya pinapa-audit. Maganda ho yan, i-audit, di ba? Maganda. Huli na ang lahat, bakit hindi mo ginawa? Ha? Kita nyo ho, kung susuruin nyo yung video na ito, at pinapanood lalo ng kampo ng mga digong, kampo dito sa ika nga po ay sumusuporta kay Vice President at kay Pangulong, dati Pangulong Duterte, talagang paniwala ho kayo. But wala ho akong magagawa, maniniwala, karapatan yung maniwala eh, di ba? But kami ho, hindi nyo kayang lukuhin.
Katulad na lang nasabi ko ho, kahit sino ka pa man ay may karapatan ho akong ma-public opinion dahil dito ho sa aking style ng vlogging. Sa style ng pagbigay ko ng public opinion. Wala po tayong kinikilingan. Wala po tayo na ikaw nga po ay pinoprotektahan. Bagkos data po at sinasabi ko ho yan. Kung ikaw ngayon ay pinapalakpakan ko, tama ang ginagawa mo, palakpakan. Subalit sa isang araw ay hindi ho kita papalakpakan kung mali ho ang ginagawa mo na nag-aayon po tayo sa binitawan na pananalita mo sa video. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Hindi po tayo nag-i-stake, nag-i-idolo ng isang tao para habang buhay natin na ika nga po'y palakpakan dahil sa magandang nagagawain niya. Bagkos palakpakan din po natin ito sa mga ika nga po'y nasasabi sa video na ika nga'y hindi karapat-dapat. Alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto doon. Bakit ko nasabi ho, huli na ang lahat? Pira lang talagang ugat dito, di ba? Nung nanunungkulan ho siya na ilang taon bilang presidente ng ating bansang Pilipinas, bakit hindi ho nagawa? Baka nakalimutan nitong dating presidente ng Pilipinas na si Duterte na sinasabi niya po ngayon na i-audit ang Kamara, ang Kongreso. Itong si Romualdez, damay ang pangalan, punot dulo din. Hindi po tayo tutol dyan eh. Hindi po tayo tutol sa pag-audit na yan. Ba't kayo ho ay nagbumukhang pira tuloy eh, yung kampo nyo ho. Talagang totoo naman eh, bakit? Nandahil lang ho sa pera. Nandahil lang ho sa pera na nag-ugat ho diyan sa confidential fund na hindi binigay dito sa kanyang anak kay Sara Duterte ay lumabas at nagsalita itong dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte na ang encounter niya po naman para makaganti ay i-outdate itong Kongreso. Huli na ang lahat. Bakit hindi mo ginawa? Yan ang sarap pakinggan. Yan ang gandang pakinggan. Kung ginawa mo ho yan sa panunungkulan mo sa loob ng 6 na taon, dating Pangulong Duterte, pumapasok talaga diyan na ika nga po, malinis ang iyong layunin sa pag-utos mo na pag-audit sa Kongreso. Kung ginawa mo yan nung panahong ka pang nanunungkulan sa loob ng 6 na taon bilang presidente ng ating bansang Pilipinas. Papalakpakan ka ho diyan ng taong bayan. Dahil ang interest mo ho diyan ay kapakanan ng mamamayan. But dito ho, sa sinasabi mo, dating Pangulong Duterte, diabase diyan sa video na yan na nanggagalay itikat na halos sa ang tawag dito, away na, inaaway mo eh. Ay nag-declare ka na kailangang i-audit ang Kongreso. Bakit ngayon lang ang tanong? Huli na ang lahat. Bakit hindi mo ginawa? Bakit mo ngayon lang nasasabi yan, mga kaibigan? Hindi ho kapakanan ng taong bayan ang ginagawa mo dito, dating Pangulo ng Pilipinas Duterte. Ang ginagawa mo yan kaya nag-declare ka ng i-audit. Kung sino man dapat i-audit diyan sa Kongreso. Dahil bilang ganti mo, bilang protesta mo, bilang pagtanggol mo sa iyong anak, dahil hindi binigyan ng pera na confidential fund ang iyong anak na kasalukuyan ngayon na Vice President ng ating bansang Pilipinas. May bayad ho na malaking question mark dahil hindi taong bayan
ang iyong pinagtatanggol diyan. Hindi pira ng taong bayan. Kapakanan ng pira ng taong bayan ang pinagtatanggol mo diyan. Bagkus ang pinagtatanggol mo. Ay ito lang sariling interes ng iyong anak. Dahil masakit mong tanggapin na hindi binigyan ng confidential fund ang iyong anak. Kaya't gumagawa ka ngayon ng taktika, strategy, para i-counter naman, babalikan mo ng anumang strategy ang pamahalaan, ang kamara at ang kongreso, mga kaibigan. I'm sorry, not kamara, ang kongreso, mga kaibigan. Yan po ay isang ating punto de vista na nagbabasyo tayo diyan sa rolling ng video na pinapakita ko po sa inyo, mga kaibigan. Madami ang sinabi niya diyan. Ha, kita niyo ho? Sinasabi niya na hindi daw tatakbo bagamat napaka-qualified ang kanyang anak. But hindi naman siya tatakbo na bilang isang presidente. Ah, tama na daw ang isang pagiging vice president. Maganda na yun. Lumang tugtugi, nasubaybay ko simula noon. Ikaw, dating Pangulo ng Pilipinas. Ah, sinuportahan kita. Sabi ko nga, hindi porke sinuportahan kita ay papalakpakan kita habang buhay. Sinuportahan kita dahil maganda ang ginawa mo na iba. But hindi kita papalakpakan sa mga nagawa na hindi ka nice-nice. Bakit ko nasabi, nabudol din o tayo eh. Diba? Ha? Eh, lumang strategy sinasabi niya, hindi tatakbo ang kanyang anak bilang presidente. Eh, ginawa niya din yun eh. Taktika niya eh. Ah, nagpakalbo pa nga itong si ano eh. Si Sara Duterte noon. Ang sabi ni Digong, ah, hindi ako tatakbo ng presidente. Ang ginawa naman ng anak, nagpakalbo. Mga kaibigan, alam niyo, isang taktika po niya yan. Nang sa ganun o, makakuha ng simpatiya sa taong bayan. Dahil ang taong bayan ho, pag nakita na isang tao ay sinasabing, ay, takbo, takbo ka ng ganito, tumakbo ka. Dadami at dadami ho yan, mga kaibigan, para bang gumukuha ng pagpapawa. That's why nagawa niya na po, nagtagumpay ho sila. Ah, na yung strategy nila na kunwari hindi tatakbo. Ba't tatakbo naman, mga kaibigan? Ngayon, nangyayari na naman po, lulukuin ang taong bayan, hindi tatakbo. Si Sara Duterte, ng pagka-presidente, lumang tugtugin, ginawa nyo na dati yun eh. Mga kaibigan, wala kami pakialam kung tumakbo ka. Ba't huwag mo kami lukuhin, taong bayan? Sa mga naniniwala ho, na ikaw nga po dito, kay Duterte, karapatan nyo po yan, mga kaibigan. Ba't kami naniniwala din sa magandang gawain? Ba't ang katulad ng nasabi ko ho, dito ho, sa sinasabi niya, hindi po ako naniniwala. Ha, tutol ho ako sa mga sinasabi niya. Kung ano man na sinasabi niya na hindi ka nice dito. Ha? Okay, alright. Sana ho nakuha niyo ang gusto kong ipunto dito. At maraming salamat po. Kaunting din lang po ito. Dito at kaunting public opinion. Ito ay marami na ang nagbibigay na ika nga po italakayin ko, wala tayong oras. Kaya napagbigyan po natin ngayon kahit kaunti lang ha. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat po. Huli na ang lahat. Bakit hindi niya ginawa noong presidente siya pa? Yun po ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.